Gusto nyo bang matutunan ang katang-isip by Ben and Ben na cover ng mga talented students ng STI? Watch until the end para wala kayong ma-miss out kagaya nito. Una sa lahat, bago ang iba, ituro ko muna ang tamang placement ng kapo natin. Ilagay natin siya sa 3rd fret para mas madaling tugtugin. Then, i-breakdown na natin ang mga chord. Tatlong chords lang ang gagamitin natin dito sa intro, guys. Kung papasimplihin, ito yung mga yun. C, D, back to C, at G. Easy lang, diba? Pero mas cool kung ganito yung gagawin natin. Mag-focus muna tayo sa first part. Sundan niyong maigi ang tablature, okay? Next, sa second part naman, basically, uulitin lang natin yung pattern dito sa C. Then, ganito naman ang gagawin nyo sa G. Ayos, complete na yung intro, kaya let's play it one more time. Guys, madali lang naman yung verse nito kasi yung chords sa part na to ay same lang ng intro. Pero may minor difference lang pagdating sa plucking pattern. Huwag kayo maglala, papadaliin ko na lang para makasunod kaagad kayo. Ayos ba? So, pag-aralan muna natin itong first part. Let's go! Kung napansin nyo, downstroke lang yung pattern dito sa C major 7. Di ko na kinopya yung gitarista doon kasi walang specific na pattern yun. Ang tawag dun sa ginagawa niya ay free plucking or improvisational plucking. Pwede kayong mag-experiment ng sarili nyong style sa part na yun para maging unique ang pagtugtog nyo. Alright, nakasunod ba kayo? Continue na tayo sa second part. And guys, kompleto ng verse. So, i-play muna natin 'to bago tayo mag-continue sa pre-chorus.
Guys, magbabago yung chord order dito sa pre-chorus at strumming na lang ang gagawin natin. So, magsisimula tayo sa E minor. Next ay itong G. So, 2 times nyong ipiplay yan. Then sa third time, balik lang ulit sa A minor. G. Then sa part na to, ay mag-add tayo ng E minor. Kuha. So, pag-aralan muna natin yan. Mamaya na yung second section para di kayo malito. So, ganito naman yung strumming. Tara, sabay natin ang kanta. Ito naman sa second section ay magbabago na naman yung chord progression at strumming. So, A minor pa rin yung unang chord. Pero susundan nyo na siya ngayon ng B minor 7. Pwedeng bar chord dyan or broken. Next ay C. At yung last chord ay D. Ayan, so again, sundan nyo na lang ulit yung strumming pattern. Guys, pareho lang ng first section ng pre-chorus ang gagawin nating strumming sa chorus. At ito naman yung mga chords na ipiplay nyo. Una, itong G. Biglang lipat sa F. Then C. Next, E minor. Then biglang lipat ulit sa D. And last chord ay C. So, play natin! Pagdating naman sa second section, uulitin lang natin yon, except sa last chord na C, kasi magbabago ulit ng strumming yan. So, 5 downstrokes yon. O sige, para mas madali nyong maintindihan, tugtugin na lang natin itong second section ng chorus. So, here it is. After ng chorus, interlude na. So, gagamitin natin sa part na to ang fret hand view technique. Para tuloy tayong ninja sa Naruto nito eh. Simple lang, sa bawat pag-strum, pipigilan nyo lang ang pagdiin ng daliri nyo sa string para hindi siya gaanong mag-ring o mag-vibrate. Ginagawa natin to upang magkaroon ng choppy o staccato effect sa pagtugtog natin ng gitara. Ayos, di ba? So again, follow the instruction na lang guys. Let's go! So guys, nagets nyo na. Ganun lang kasimple yung interlude after nun ay verse 2 na. Hindi ko na-explain pa masyado itong part na to since strumming lang naman ang gagawin nyo dito. So panoorin nyo na lang ang gagawin ko.
Guys, skip na natin itong second chorus kasi alam nyo naman na yan. Kaya continue na tayo sa bridge. So pag-aralan muna natin guys ang first section nitong bridge. So first chord ay D, then A minor. Ganito naman ang strumming. Okay, stop muna tayo dyan. Pagdating kasi ulit sa A minor, magbabago na naman ang pattern dyan. Like this. Sige, try natin tugtugin. Ayos na, move on na tayo sa second section ng bridge. Guys, medyo nahirapan ako i-explain itong second section kaya para mas madali niyong maintindihan, panoorin niyo na lang maigi yung gagawin ko sa part na to. Okay, so let's go! Sure di kayo nakasabay sa solo part, no? Mabilis kasi, pero huwag kayong maglala. Ituturo ko naman sa inyo yan. So, meron kayong dalawang option. Option 1, kung gusto nyo ng mas easy, huwag nyo na gawin yung ascending scale. Pwede nyo ipalit doon itong chord na C. So, pakita ko sa inyo. Ganun lang. Boring, diba? Tsaka nawala yung climax ng kanta, kaya dito tayo sa option 2, ang ascending scale. Again, para lang ito sa mga gustong i-challenge ang sarili, kaya sundan nyo na lang maigi yung tab natin sa screen. So yeah, meron na tayong bridge and lead in. Pagkatapos nun yung break, babaga lang tempo sa part na to. Tapos yung chords and patterns, halos same lang ng verse 1. After nyan ay last chorus. So ganun din, almost same lang ng unang chorus. Kaso may konting difference lang ulit pagdating sa strumming. Siguro mas okay kung i-play na lang natin ito, no? So subukan nyo akong sabayan. Finally, dito na tayo sa outro. So, let's go!
Guys, kahit di nyo nagayahin yung last chord natin dito sa outro, meron naman kasing alternative way para dyan. Pero kung gusto nyo akong gayahin, edi ituro ko na rin yung accurate na chord, diba? Di naman kasi ako madamot magturo. Gusto ko kasi kayong matuto at mag-improve palalo gaya ko. So, yeah, sundan nyo na lang maigi yung tab, alright?